Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang sports at comedy na pelikula na pinamagatang Uncle Drew. Now sit back and enjoy the movie. Ipinakita sa atin ang isang maikling dokumentaryo tungkol sa legendary basketball player na si Uncle Drew na dating naglalaro sa Rocker Classic. Ilang sikat na malalaro kagaya ni Steve Nash at Joe Hammond ay nag-uusap tungkol sa kung gaano kahusay na player si Uncle Drew. Sinabi pa ni Jerry West na si Uncle Drew ang nararapat na maging logo ng NBA sa halip na siya. Dahil sa talento ni Uncle Drew at kanyang kababatang kaibigan, naging number 1 sila sa Rocker Classic noong 1968. Subalit hindi rin nagtagal bago bumagsak ang lahat. Usap-usapan na nakipaglandian siya sa kasintahan ng isa niyang teammate isang gabi bago ang finals. Dahil sa insidente, hindi siya nakapaglaro ng maayos sa finals. Kasunod nito, misteryosong nawala si Uncle Drew at hindi na nagpakita sa aksyon simula noon. Sa kasalukuyan, isang basketball coach na nagngangalang Dax Winslow ang bumubuo ng isang kupunan, umaasang mapapanalunan ang Rocker Classic. Maraming magagaling na player ang kanyang team, ngunit nakadepende silang lahat sa star player na si Casper. Malaki ang tiwala ni Dax para kay Casper at ginagawa niya ang lahat para mapanatili siyang kontento. Isang araw habang sila'y nagsasanay, dumating ang kababatang kaaway ni Dax na si Mookie at sinimulan siyang kutyain. Naipanalo niya ang 7 na Rocker Championship at lagi itong binabanggit kay Dax sa tuwing sila'y nagkikita. Kumpiyansa si Dax sa kanyang kupunan ngayong taon, subalit nabanggit ni Mookie na dahil sa meron siyang winning history sa kompetisyon, ang mga star player katulad ni Casper ay mapupunta din sa kanya. Nag-alala si Dax sa kanyang mga komento dahil kung gusto ng mga player na sumali sa kupunan ni Mookie, hindi niya ito pwedeng pigilan. Nang makaalis si Mookie, sinubukang umapila ni Dax kay Casper at tinanong kung meron siyang kailangan. Alam niyang nagtatrabaho si Dax sa tindahan ng mga sapatos, kaya humiling siya ng bagong pares ng mamahaling Jordan shoes. Pilit na iniwasan ni Dax ang paksa at sinabing bibilhan siya nito kapag dumating na ang sapatos sa tindahan. Nang gabing yun, nanaginip si Dax tungkol sa kanyang pagkabata at kung paano siya hindi napili ng sino mang magulang sa bahay ampunan. Dahil sa sobrang lungkot, nagkaroon siya ng interes sa basketball at kalaunan ay naging magaling siya dito. Hindi siya natalo sa anumang laban hanggang noong middle school, ngunit nagbago ito nang blinak ni Mookie ang shot sa isa sa mga laban na nagdulot ng kanilang pagkatalo. Dahil sa pangyayari, nawala na ang respeto ng lahat sa kanya at hindi pa rin nakaka-get over hanggang sa ngayon. Labis siyang natroma sa kaganapan at paulit-ulit na nanaginip tungkol sa laban. Nakatira sa ngayon si Dax sa kanyang kasintahan na si Jess na umaasang magiging mayaman siya balang araw at reregaluhan siya ng Tesla. Ngunit sa kasalukuyan, siya ang sumasagot sa lahat ng gastos ni Dax. Noong araw na yon, pumunta si Casper at kanyang mga kaibigan sa tindahan na pinagtatrabahuhan ni Dax. Umaasang bibilhan sila ng sapatos gaya ng kanyang ipinangako. Para hindi sila mapunta kay Mookie, umayag si Dax na bigyan sila ng pares ng sapatos kahit na halos $1,000 na ang halaga nito. Na-decline ang credit card ni Dax kaya kinailangan siyang tulungan ni Jess para mabayaran ang mga ito. Kinabukasan, masaya siyang pumunta sa court para ibigay ang jersey ng team. Sa kasamaang palad, si Casper kasama ang ibang player sa kupunan ay nagpasya ng sumali sa kupunan ni Mookie. Dahil sa galit, binawi ni Dax ang mga sapatos ngunit tumanggi na silang ibalik ito. Kinabukasan, nag-viral ang video kung saan sinusubukan niyang kunin ang mga sapatos sa mga manlalaro. Sa labis na pagkakapahiya, nakipaghiwalay si Jess sa kanya at pinalayas na din siya sa bahay. Kahit na wala nang matitirahan, pumunta siya sa ilang basketball court sa New York at sinusubukan pa rin mag-recruit ng mga mahuhusay na player para sa kanyang kupunan. Subalit dahil wala pa siyang panalo, walang gustong maglaro para sa kanya. Samantala, narinig niya ang komento ng isang matandang lalaki tungkol sa pangit na paraan ng paglalaro ng mga kabataan. Narinig ng mga naglalaro ang kanyang komento at hinamon siya sa isang laban. Sa simula, walang naniniwala na kayang talunin ng matanda ang mga masisiglang kabataan, ngunit sila'y napatunayang mali nang nakagawa ang matanda ng ilang score at itinuro sa binata ang kanyang mga ginagawang mali. Napahanga si Dax sa galing ng matanda. Hindi nagtagal, nalaman niyang siya ang legendary player na si Uncle Drew. Papaalis na sana ang matanda nang yayain siya ni Dax na sumali sa kanyang team. Nag-alinlangan si Uncle Drew nung una, ngunit pumayag siyang sumali sa kanyang kupunan kung makakasama niya ang kanyang mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, determinado siyang buuhin ang lumang kupunan upang manalo sa kompetisyon. Sumakay ang dalawa sa van ni Uncle Drew at nagsimulang mag-road trip papuntang Washington DC para hanapin ang kanyang mga kababata.
Habang nasa biyahe, nag-away silang dalawa nang piliin ni Drew ang jazz music sa halip na hip-hop. Kinabukasan, huminto sila sa harap ng isang simbahan dahil ang isa sa mga player na nagngangalang preacher ay nagbago na ng landas. Nakita nila ito sa gitna ng binyag habang hinahawakan ang sanggol na parang basketball. Tinawag siya ni Dax dahil sa kanyang kawalang ingat at bininyagan din si Dax katulad ng isang sanggol. Pinaalam ni Uncle Drew kay Preacher na sinusubukan nilang ibalik ang kupunan. Tuwang-tuwa si Preacher na muling sumali, ngunit tumanggi ang kanyang asawa na si Betty Lou na hayaan siya maglaro. Papaalis na sana sina Dax at Drew nang biglang pumasok si Preacher sa van ni Drew. Mabilis silang nagmaneho palayo ngunit naabutan sila ni Betty Lou at hinabol ang van. Muntikan na silang mahuli nang pinaandaran ni Uncle Drew ang van habang naka-red light at nagawang makatakas. Ilang sandali ang nakalipas, huminto ang mga lalaki sa isang gasolinahan para magpahinga. Tinanong ni Dax kung bakit sila huminto sa paglalaro noong 1968 ngunit wala siyang nakuhang sagot. Tinanong ni Preacher si Uncle Drew kung naayos na ba ang problema sa pagitan nila ni Big Fella. Hindi ito masyadong inisip ni Drew at sinabing malulutas ang lahat na problema sa laro ng basketball. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang arcade kung saan naglalaro ng e-basketball ang isa nilang teammate na si Light. Mahina na ang paningin ni Light at namimiss ang bawat tira. Maliwanag kay Dax na hinding-hindi sila mananalo sa laro kung ganito ang mga player, ngunit pumayag lang makipaglaro si Uncle Drew sa kanyang kupunan. Agad namang pumayag na sumama si Light kahit na halos hindi na siya nakakakita. Para sa isa pa nilang miyembro na may pangalang Boots, pumunta sila sa isang malapit na retirement home at nalaman na meron na siyang schizophrenia at hindi na nakakalakad sa loob ng maraming taon. Hindi makapaniwala si Dax nang pinilit din ni Drew na pasamahin din si Boots sa laro. Ang caretaker ni Boots na kanyang apo na si Maya ay kailangang sumama upang matiyak ang kanyang kalusugan. Ang huling miyembro sa kanilang team ay ang lalaking merong problema kay Drew na nagngangalang Big Fella. Hindi niya nakausap si Drew sa loob ng maraming taon at nagtatrabaho na ngayon bilang sensei sa isang karate dojo. Nang lumapit si Uncle Drew kay Big Fella, bigla siya nitong sinuntok sa muka. Ayaw na makasama ni Big Fella si Uncle Drew, ngunit sumang-ayon ding sumali sa kupunan para sa iba niyang kaibigan. Pagkatapos na mabuo ang team, bumalik na sila sa Harlem. Hinabol sila ng asawa ni Preacher sa daan, ngunit nagawa nilang makatakas sa pangalawang pagkakataon. Nang sila'y huminto para magpahinga, nakita ni Dax na wala na siyang perang panggas. Nakakita siya ng team ng mga babaeng basketball player at pumusta ng 100 dolyar para sa kanyang team. Sa kanyang pagkadismaya, ang grupo ng mga matatanda ay tinalo ng mga babae. Sa halftime, sinabi ni Dax kay Drew at sa kanyang mga kaibigan na kailangan nilang pagbutihin dahil wala na siyang pera. Sa huli, natalo pa rin ang kupunan, ngunit pinagsama-sama ni Drew at kanyang mga kaibigan ang kanilang pera upang mabayaran ang taya ni Dax. Pagdating nila sa Harlem, bumisita ang mga lalaki sa basketball court kung saan sila dating nagpa-practice noong araw. Nagdala si Drew ng mga regalo para sa lahat na miyembro na sa tingin niyang makakatulong sa kanila. Para kay Light, meron siyang isang pares ng salamin na nagbigay sa kanya ng malinaw na paningin. Para kay Boots, itinago niya ang kanyang paboritong pares ng Converse at gamit ang sapatos na yun, nakakatayo na sa wakas si Boots. Para kay Preacher, binigyan siya ng quintas na krus at ang panghuli, ibinigay niya ang kanilang unang tropeyo kay Big Fella. Subalit dinurog ng lalaki ang tropeyo gamit ang kanyang mga paa at hindi pa rin napapatawad si Drew sa kanyang kasalanan. Samantala, pumunta si Dax sa bahay ni Jess kung saan nakita niyang naka-move on na ito sa kanya at nakikipag-date na ngayon sa kanyang karibal. Bumalik siya sa laro na merong determinasyong makabawi. Sa unang laro ng tournament, naglaro sila ng mahusay sa mga unang minuto, ngunit dahil sa hindi pa nalulutas ang away sa pagitan ni na Big Fella at Drew, natalo sila sa laban. Pagkatapos ng laro, pumunta ang dalawa sa puntod ng asawa ni Big Fella na si Jennifer at sa wakas ay nag-usap na sa kanilang problema. Yun pala, nakipagsiping si Drew kay Jennifer kahit na alam niyang mahal ni Big Fella ang babae. Inamin ni Drew na nainlove din siya kay Jennifer, ngunit maliwanag na nagkamali siya ng gabing yon. Humingi siya ng paumanhin at sa wakas ay pinatawad na siya ni Big Fella. Pasunod ng kanilang pagkakaayos, naipanalo ng team ang bawat sumunod na laro. Pumunta sila sa isang nightclub at pinagdiwang ang kanilang pagkapanalo, ngunit pinagtawanan sila ng mga kabataan. Upang patunayan ang kanilang kalakasan, nanalo sila sa isang dance-off laban sa kanila. Maya-maya, ahalikan na ni Maya si Dax, ngunit kinabahan ito at umatras. Nakita siya ng mga matatandang lalaki at inutusan siyang kunin paminsan-minsan ang mga pagkakataon.
nanalo ng ilan pang laro ang kanilang kupunan at umabot sa semifinals. Kung mananalo sila sa laro, lalabanan nila ang kupunan ni Mookie sa finals. Naglaro sila ng maganda hanggang sa unang half, ngunit biglang inatake sa puso si Big Fella. Isinugod nila ito sa ospital at nalamang kailangan niya magpahinga. Dahil wala na siya sa laro, ang asawa ni Preacher na si Betty Lou ang pumalit sa kanya sa team. Sa araw ng finals, nilabanan nila si Mookie at ang kanyang team. Nakakanerbiyos ang kapaligiran dahil sa ilang taong hidwaan ni na Mookie at Dax. Pinagtatawa na ni Casper si Uncle Drew na walang ibang ginawa kundi mangudyok sa kanyang team. Sa simula, tila matatalo na sila ngunit ilang minuto lang ang nakalipas, nasanay agad sila sa taktika ng kanilang kalaban. Napakaganda ng ipinapakita ng kupunan at nag-score ng sunod-sunod na basket. Ito ay hanggang sa biglang bumangga si na Casper at Light sa poste ng ring. Sumakit ang buol ni Light at hindi na makakapagpatuloy sa paglalaro. Nataranta si Dax at sinubukang mag-isip kung ano ang susunod nilang gagawin. Nagmungkahi si Uncle Drew na palitan siya ni Dax sa laro. Si Dax ay nag-aalala at natatakot na muling matalo. Hindi pa siya nakapaglaro simula nang matalo siya ni Mookie noong middle school. Subalit ngayong wala ng ibang paraan, pumayag na din siyang maglaro. Sumunod din si Mookie para kay Casper upang gawin itong mahirap para kay Dax. Nagsimula ang laro at naka-score agad si Mookie ng kanyang unang basket sa loob lang ng ilang segundo. Nang 8 segundo na lang ang natitira sa orasan, si Dax ay merong pagkakataong makapuntos para maipanalo ang laban. Subalit naalala niya ang huling laban na kanyang nilaro at tumawag ng timeout. Pagkatapos ng ilang panghihikayat mula sa kanyang team, sinimula ni Dax ang laro na may panibagong motibasyon. Nagawa niyang maipasok ang winning shot at natalo na sa wakas si Mookie. Naghiyawan ang mga tao sa tuwa at pinuri nila si Dax. Inausap siya ni Mookie na meron na ngayong paggalang at binati siya sa kanyang pagkapanalo. Pagkatapos ng ilang sandali, hinalika ni Dax si Maya. Pagkatapos na manalo, bumisita ang kupunan kay Big Fella sa ospital at ginamit ni Dax ang premyo upang bayaran ang kanyang mga bills. Sa huling eksena, nanunood ang lahat ng balita ng tinawag na bayani si Dax ng basketball. Shoutout kay God of Chew Rider, Gabriel Sapitula BMX, Vince Russell Agudes, Jennifer Buncaras, Joel Alfonso, Julius Escote, Maxstone Gaming X, at Pipo Balayboa. Thanks for watching! Subscribe for more videos gaya nito.